Nagluto na ba kayo ng hapunan, mga kapuso? Dito, may matututunan kayo ang kakaibang recipe gamit ang kakaibang prutas. Care of your favorite kuwelang chef on social media, Hazel Cheffy. Hazel! Hi, Dom! Saan mo punta? Mag-harvest lang ako ng miracle fruit. Diyan ka lang, ah. Ay, dito lang ako. Di talaga ako. Alas, excited na ako matikman yan. Yes, ako din. Diyan ka lang. Alright, Cheffy. Eto, sigurado, heavenly ang ipatitikim sa atin ni Hazel mamaya. Kaya, abangan ninyo yan. Masayahin. What's up, mga kuminas? Entertaining. Ako rin. Birthday ko kasi. Marami ang nagtataka kung totoong chef siya. Maniwala kayo, si Hazel Cheffy, legit truly. From culinary school to working in a 5-star hotel, naudyok siya nung pandemic to be a content creator for food blogs and platforms. Hello mga kapuso and what's up mga cooking ina! So ngayon, magluluto tayo ng bagong putahe. Ito ang tinatawag na calabash or miracle fruit. Walang himala! Meron daw, naniniwala ang iba na ang katas ng miracle fruit ay may himala. Nagpapanumbalik daw ito ng lakas ng katawan at isipan at panlaban din sa dysmenorrhea. At ang bunga nito, sinlaki at simtigas ng buko. Ang tigas ha? Gusto ko yung mga matitigas? Para siyang guyabano kung titignan. Pero sabi nila, para din daw siyang texture ng patola. Titikman natin. Eto na. Hmm? Totoo nga ang chismis? At hindi lang yun ha. Parang kasing puti nang nagugluta. Tingnan nyo naman, sobrang puti. Mas maputi pa sa budhi nyo. Tara na. Meron tayo dito, syempre, ang pinaka-star, ang ating calabash. Itong kalabasan, nilalagyan na natin siya dito sa ating pan. Lalagyan natin itong kalabasa ng coconut milk. Kailangan lang nating isimmer ito ng mga 48 years. At ngayon, luto na ang ating kalabasa. Isiset aside muna natin to. At ngayon, magigisa na tayo. Owel, wangba, ng onion, luya, gata. Lagay na natin ang kalabash, pepa. Ayan, kulay itim na siya. So ngayon, ilalagay na natin yung kalabasa. Ilalagay na rin natin ngayon ang ating sili para medyo may sipa. Ayan. Ilalagay na natin ang ating alimasag. Peppercorn. So ngayon maglalagay na tayo ng konting nawasa. Uy ah, in fairness. Magdagdag tayo ng patis. Malunggay! Tapos na tayo sa exciting part. Ngayon, hihintayin na lang natin maluto ang ating ginataang kalabasa. Nandito na ang ating ginataang kalabasa. Dong, kakain na! At si Hazel Cheffy, patitikim na tayo ng miraculous dish niya na may miracle fruit. Hazel, eto na tayo. Yes, hi, Dong. Eto na nga. Amuyin mo ang aking niluto, ang aking putahe. Wow, nakakagutom naman yan. Excited ako. Nakakabitit. Parang... Gusto mo diba? Ng kanin? Masaya ang tikiman at kainan natin ngayon kasi ang kasama ko ang isa sa pinakamasayang chef vlogger sa mundo, si Hazel Cheffy. Hello, Hazel. Hi, Dong. Ayan. So, ipapatikim ko na nga sa'yo itong aking putahe na ginataang kalabasa. Kalabasa? Ba't kalabasa? Hindi ba kalabasa dapat? Kasi dahil nga meron tayong miracle fruit, so pinaghalo ko yung kalabash at kalabasa. Kaya siya tinawag na ginataang kalabasa. Oh! Yeah. So, ito yun. First time mo ba magluto nito? Yes. First time ko magluto nito at na-amaze talaga ako. Very amazing. Dahil hindi ko akalain na ganyang kasarap. Ba't sa tingin mong mahalagang gumamit ng ganitong klase mga prutas at halaman? Una-una, wala kasing masyadong nakakaalam no, dito sa atin, sa Pilipinas, na may ganitong tayong klaseng prutas. Mm-hmm. So,
para sa akin, maganda talaga na maano natin, kumbaga magamit natin yung mga ganitong klaseng prutas dito rin sa sarili nating bansa. At makagawa tayo, makapag-create tayo ng iba't ibang klaseng dish. At ang ginawa mo ay ginataan. Yes, ginataan ko siya. Talagang mahilig din talaga kasi ako sa ginataan. Ayan, tikman mo. Pwede na ba? Yes! Game na. Ayan. Sige. Ayan. Kumakain ka ba ng... Sorry. Kumakain ka ba ng hipon? Yes. Yung dilaw, ano tong dilaw na part? Kalabasa. Ito yung kaya kalabas. Yes. Tapos together, kalabas na yes, siya. Yung black, yan yung kalabas. Kalabas. Here you go. Ah! Excited na ako! Matikma mo! Wow. Ha? Kaya ko lang kanin, pwede na. Thank you, Cheffy. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Bye-bye.